Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Freddy Alejo ng Malolos, Bulacan. Gayun na rin kay Ronald Verbosidad. Shoutout din sa ating mga kapwa YouTuber na si Kwento Plix at si Pinoy Knowledge. Please naman pasubscribe sa kanila. Inaabangan na nga ang tapatang Barangay Ginebra at SanMiguel Beermen. Ayon nga sa mga report ay wala nga daw sister company at walang mangyayaring bigayan. Matalo ang matalo, manalo ang manalo. Pareho nga naghahabol sa standing ang SanMiguel Beermen at ang Barangay Ginebra. Dahil malapit na ngang matapos ang elimination at papasok na nga sa playoffs ang Commissioner's Cup. Kaya naman kinukuha nila ang magandang spot sa playoff. Hindi nga magpapatalo ang SanMiguel Beermen kahit nga wala silang Junmar Pajardo na kagagaling lamang sa opera. Dahil hinahabol nga ng SanMiguel Beermen ang kanilang record at ang tangi nilang maaasahan na big man ay ang kanilang import na si Devon Scott. Si Devon Scott nga ay ang pumalit sa dalawang import na hindi nga kursunada ng SanMiguel Beermen. Sa ngayon nga ay may record ang SanMiguel Beermen na 3-3, samantalang ang Barangay Ginebra ay 4-2. Kaya naman hindi magpapatalo ang SanMiguel Beermen sa Barangay Ginebra dahil malalaglag nga sila sa standing at liliit nga ang chance nilang makapasok sa playoffs. Gayun din ang Barangay Ginebra, hindi rin magpapatalo sa SanMiguel Beermen dahil iniingatan nga nila ang kanilang record na malaki ang chance nilang makapasok sa playoffs. Sa tingin nyo, kakayanin ba ni Devon Scott na buhati ng SanMiguel Beermen kontra sa Barangay Ginebra? At kakayanin naman kaya ng Barangay Ginebra ang SanMiguel Beermen na sobrang uhaw sa pagkapanalo dahil naghahabol nga ito ng standing sa playoffs? Maaari kayong mag-comment sa baba. Samantalang tapos na nga ang K-drama sa pagitan ni Mikey Williams, Coach Chot Reyes at Coach Jolas Lastimosa dahil pinatawad na nga siya ng dalawang ito. At pwede na nga daw umano si Mikey Williams na makipag-practice sa kanilang team na talk and text dahil mas namumutawi daw ang pagpapatawad at hindi nga daw nila kayang bitawan itong si Mikey Williams. Dito nga sa in-upload ni Mikey Williams ay makikita natin nakasama na niya ang kanyang mga ka-teammates sa talk and text at sabay-sabay nga silang kumakain. At isa pa nga dyan ay makikita natin na talaga namang nagpapakondisyon na nga itong si Mikey Williams. Hudyat na nga yun na maaari na rin siyang maglaro sa talk and text. Kailangan na nga na kailangan ng talk and text itong si Mikey Williams dahil naghahabol na nga sila sa standing. Dahil number 6 na nga sila sa standing sa Commissioner's Cup na may record na 3-4. Kaya naman asahan na natin na activated na nga muli itong si Mikey Williams at pwede nang maglaro. Ngunit hati nga ang mga opinion ng mga netizen dito kay Mikey Williams. Dahil mukha naman daw itong malungkot at hindi nga masaya nakasama ang kanyang mga katropa sa talk and text. At meron nga daw nababagay na kanta para kay Mikey Williams. Yung kanta nga daw ni Morissette na gusto ko lang bumitaw dahil sa pagmumukha niyang pinapakita ay para bang napakalungkot niya at hindi naman siya masaya kasama ang talk and text. Ano sa tingin nyo? Gusto na ba talagang bumitaw ni Mikey Williams sa talk and text? Maaari kayong mag-comment sa baba.